Hello everybody guys, it's me Teki. So today we're gonna do another video, but before that guys, please subscribe on my channel and click the notification button so whenever time I upload the videos in the future you will get notified. So today guys, I will be propagating my Syndapsus Silver Lady. Kasi guys, nung ano, para kasing anlambot kasi ng dahon ng Syndapsus ko, ayan. Tapos yung variegation niya, hindi gaano matingkad tulad nito, ayan. So, subukan ko siyang ipropagate. Ito, ayan. So, ipopropagate ko ito kasi madalang ang dahon talaga niya. Ayan. So, ipopropagate ko to. Magpuputol ako ng ganyan. Tapos sa next dahon, magpuputol naman ako ng hanggang, ano ba? Uy, ito. Hanggang dito. So, ititira ko tong ito, yung pinaka-top, yung pinaka-bottom cut niya. So, itatry ko ipropagate dyan sa tubig. Tapos, after ko ipropagate, gumawa ako ng moss ball, guys. Sarili kong moss ball, pero meron ako dati mga moss ball, pero hindi ganyan ang itsura. Meron kasi akong barbecue stick na ginawang moss ball, tapos meron akong moss ball na yung galing sa screen. Pakita ko sa inyo. Ito guys, meron akong moss ball na gawa sa barbecue stick. Ayan siya. Barbecue stick. Dalawang barbecue stick na pinagsama ko. Ayan. So, for about ano siya, 20 inches yung haba niya. Manipis lang yung moss. Ayan. So meron din ako, nilagay ko dun sa ano ko, sa Milano Chrysum ko. Pakita ko sa inyo yung Milano Chrysum. So yan si Milano Chrysum guys, ito. Ayan, so ginawan ko siya ng moss pole. Ayan, oo. Kasi mataas na, yung ano kasi, yung kanyang ugat para kumapit. Ayan, ginawan ko ng moss pole. Meron siyang ugat doon na binaon ko na sa moss para lumapad yung ugat, yung kumapit yung ugat niya, dumami din, humaba, tas para magsuloy na rin siya. Ang tagal kasi niya magsuloy guys, pero okay naman siya, wala naman siyang problema na okay na yan. So pinakapit ko na lang din siya sa moss pole para maganda yung kalalabasan niya, mabilis siya magsuloy. Yung suloy kasi niyan wala pa, so yan, palay ko siya din idiligan ng ganyan. Madalang kasi pag barbecue stick, kaya ang ginawa ko guys, dun sa may screen. Ito yung ginawa ko kagabi lang. Medyo mahirap siyang gawin kasi yung ginawa ko pa square lang siya. Maliit lang oh. So para lang naman dun sa may Syndapsus, dun ko siya, dito ko siya ikakapit kapag na-propagate ko na. So ano yan, 2 feet yung haba niya. 2 feet, dalawang ruler. Kasi ang 1 feet kasi equivalent of 12 inches. So, isang ruler yon. So, 24 inches yan. 2 feet. Ayan. So, ganyan yung ginawa kong pole para sa Syndapsus ko. Ayan siya. So, yun guys. Ikakat na natin siya. Ang sabi kasi, kapag magpapropagate tayo ng mga Syndapsus varieties, hindi siya tulad ng photos, no? Kasi nga, slow grower siya. So, pag magka-cut ka, para gusto mo magkaroon ng successful propagation sa tubig or water propagation, ikakat mo siya ng mga dalawang nodes bago yung matitirang nodes. Actually, ganito dapat. So, isang dahon, tapos may node, tapos may node ulit. So, yung isang dahon, tatanggalin mo yan para dito siya mag-uugat. Pero, ang gagawin ko, dahil baby pa to, yung pinaka, ano niya, suloy niya, ang gagawin ko sa pangatlo. Ayan, dito ako magka-cut ng ano, tas dito ako magpapaugat, hindi dito sa pangalawa. Okay, so cut na natin. Ganon din yung gagawin natin sa ano, sa isa. Ayan, kinat na natin siya. So, ang pauugatin natin, itong pangatlo. Ayan, so ilalagay lang natin ng ganyan yan. Tapos, ganun din sa isa. Kasi medyo malungkot yung ano, yung parang tubo niya, hindi maganda. Saka napakabagal at napakatagal, kaya ikakat natin.
So ikakat na naman natin ulit siya. So isang lip, one lip, tapos with node, tapos one lip ulit, second lip pala. So with node ulit, dapat dyan natin tatanggalin yan. Pero dahil mas maganda kasi na medyo mahaba-haba at saka safe dahil ilan lang naman ang dahon nito, so dito tayo magpuputol. And dito natin siya ipopropagate. Ayan. Tapos ito, tatanggalin na natin to. Pwede rin to ipropagate kaso matagal to guys eh. Although meron siyang meron siyang ugat, may aerial roots. So try ko rin ipropagate yan kung sakali. So cut ko lang siya dito sa part na to. Ayan. So ang isasawsaw natin sa tubig, itong part na to, yung bottom cut, tapos ito yung bottom cut nito. So ganun din dito. Ang isasawsaw natin itong bottom cut, pero tingin ko kasi na parang wala siyang aerial roots na tuyo na. So try ko isawsaw itong part na to. So silang dalawa try ko. Kung sino yung unang umugat, siya yung iiwan ko na yun nga lang, wala siyang dahon. So ito na siya ngayon, ito na yung natira. Yung dahon kasi niya guys, nagi-yellow. Hindi ko alam kung bakit nagi-yellow. Okay naman siya, palagi ko naman siya dinidiligan. Ayan, nilagyan ko nga siya ng moss doon sa part na yun. So pasusuloyin naman natin siya mag-isa. So magsusuloy pa rin yan. Yung mga nganak yan. So dyan muna siya sa tabi. So kukuha tayo ng cup. Kahit anong cup. Ito kasi pinaglagyan ko lang to ng moss pool, kaya medyo may ganyan. Pero okay lang yan guys. Hindi naman yan makaka-apekto sa water propagation natin. Lagyan natin na konting tubig lang. So konting tubig lang para hindi matapon. Ano ba yan? Ayaw pa lumapag. Dagdagan na natin yung tubig kasi hindi niya maabot. Hindi niya pala maabot. Ayan. Okay, next. Ito. Medyo mataas pala, no? So, kasi ang bala ko dyan, paugatin silang dalawa. So, ilalapag ko siya ng ilalapag ko hanggang dyan. Ayan. Okay. Ang hirap pa. Ayan, lalapag natin siya dyan. Hanggang sa maabot nilang dalawa ng node niya. Ng dalawang node yung tubig. Pero dahil medyo nabayan ng hirap. Tumataas siya. Ayan. Tapos, punuin lang natin ng konti ng tubig. Lagyan pa natin. Ayan, ganyan. So, basta hanggang dun lang ang pauugatin natin sa part na yun. Yung dulo lang na yun. Yung mga dulo lang, guys. Basta hindi maaabot yung pangalawang node. Okay, yun. Yan. So, ganyan lang natin siya ipopropagate, guys. Bawasin na natin to. Yung node na ito. Yung tangkay kasi niya, medyo mahaba pa. Saka pangit kasi yung tangkay nito guys. So weak yung banda dito. Pero yung puno maganda niya. Maganda yung puno. Tapos yung bottom cut niya. Pangit. Bawasan natin. Para lumapag siya sa tubig. Ayan, abot na pala. So yan, ganyan lang natin siya ipopropagate. So medyo slow grower siya, kaya kung magpapropagate kayo, konting lang tiyaga. Tapos hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang talaga siya mag ugat. Medyo matagal yan.
kasi nga slow grower, pero hindi ko alam kung pag dito sa tubig eh mabilis siya mag-ugat. So kasi kapag nakatusok siya sa lupa, guys, mabagal siya, napaka slow grower niya. So yun lang, guys, tapos i-update ko kayo kapag i-mount na natin siya sa may moss pole na ginawa ko. So yun lang, guys. So lahat ng water propagation ko kasi, guys, dito ko nilagay. So dito natin siya ilalagay. Medyo natatamaan ng konting araw dito sa part na to. Pero hindi ganun katindi. Kasi mga baby pa lang sila. So dito sila. Ayan. Papaugatin pa kasi natin sila. Ikot lang natin ng konti para makasalop siya ng konting liwanag para mas mabilis siya mag-ugat. So maghihintay pa tayo ng medyo matagal-tagal, tapos i-update ko na lang kayo kapag ka nagkaroon na yan ng ugat. Okay, guys? So yun lang, guys. Don't forget to click subscribe and thanks for watching nga pala, guys.